Bagong upo pa lang na alkalde ng Maynila noong 2019, nahuli kaming magkita ni Yorme. Kamusta ka na? Pumayat siya ng konti at umitim dahil na rin sa walang humpay na kampanya. Sinimulan niya ang araw sa meeting kasama ang mga campaign strategist. I-review lang yung mga sinasabi niya. Makalipas sa mahigit isang oras, handa nang sumalang si Presidentiable Isko. Ang destinasyon, Cavite, isang vote-rich province. Ilang oras na natutulog mo? 2-3-4 hours. A day? Yeah. Oh, depende. Oh. Misan, ano lang, deep lang. Misan, ano eh, may bundok. Hmm. You'll be on the other side of the mountain. Kailangan mo maaga rin ng gising para mapuntaan. Kasi hanggat mara, ayoko pinaghihintay yung tao. For the election. Sa aming naging one-on-one interview, sinabi ni Isko, talagang naghahabol na sila. We are doing catching up with the areas to be covered. Mahirap kasi sa party ko dahil kumbaga yung mga kalabang ko kasi puro pedigree. Ako outsider eh, no? Askal. Nung nagka-COVID ako, siyempre, di ba lungs yun? Sa gitna ng mga hamon sa kampanya, pamparelax ni Mayor ang e-cigarette. Tumigil na siya sa paninigarilyo nung isang taon matapos magka-COVID. Pero wala naman daw siyang anumang health concern, kaya nakakaya niya ang matinding campaign schedule. Sooner or later, babawian ka. Di ba? Di ba, worth it naman yung tao. I'm happy to be given a chance to be of service. Pagdating sa Bacoor, pinagbigyan ng alkalde ang interview sa media na nakaabang sa kanya bago simulan ang motorcade. Pagsampa sa flow, biglang taas ulit ang energy level ni Isko na makita ang dami ng taong nag-aabang sa parada. Sila raw ang nais pagsilbihan ng isang dumagoso administration. Naniniwala naman ako since time immemorial, yung taong bayan na yung regular na tao, laging nagtutulak sa akin. So I'm happy with that. Patok din ang kanyang two joints hand sign na stick ng marijuana ang ibig sabihin sa salitang kanto, pero sign pala para sa letrang Y for Yorme at O para kay Ong, si Doc Willie Ong, ang kanyang running mate. Mabagal ang usad ng motorcade dahil sa dami na nag-aabang sa pagdaan ni Yorme. Tila wala ring pandemya. Walang pagod na nakikipagkamayan. Tinitigilan din ang ilang nagpapa-autograph. Pati mga babies, pinakakarga rin kay Yorme. Iniwan nga, akin na lang to. May ilang beses bumaba ng float si Yorme. Basta makakita ng matatandang naka-wheelchair, matik, titigil ang usad ng parada. Lalapitan, yayakapin, o kakamayan ng mga tao. Presidente mo to! Presidente mo yan! Kahit mahaba ang araw niya, nuknukan ng dami ng meeting, kapag nakita mo naman na maraming tao ang sasalubong, gusto lahat nakipaggamay sa kanya, ang feeling niya, nare-recharge siya, nawawala yung pagod. Na the next day, recharge na ulit siya, di ready na ulit siya na salubungin ang ganitong klase ng kampanya. Makalipas sa mahigit isang oras na nakatayo sa float, nagpa siya si Isko na mag-break saglit sa kanyang sasakyan. Pero ang dapat sanang i-idlip kahit 5 minutes lang, hindi rin nagawa. Dahil hindi natiis ng alkalde ang mga tao nag-abang sa labas ng kanilang bahay, kaya ang ending, binuksan na naman ang bintana ng van para makita siya ng tao. Mag-ingat kayo. Ingat, ingat. Ano sabi mo, Aray? Anong, bakit? Nahatak ng ganun, so tumama ako sa kanto. Ilang minuto bago dumating sa campaign rally sa Kawit, may tumawag na hindi raw pwedeng isnabi ni Yorme ang 9 na taong gulang na anak na si Drake. Not yet. Mga ano pa, 2-3 hours pa. I'll see you. See you. You wait for me, ha? I miss you too. Love you. Pag-amin ni Isko,
bilang public servant, maraming beses niyang naisakripisyo ang pamilya. Sa 22 years na yon, ha, madalas sa hindi, ha, ang kasama ko taong bayan. Sad to say, I'm not proud of it. I'm just stating facts, no, na yung pagkukulang ko rin sa pamilya ko. Pagdating sa venue, nakapagpahinga ng konti habang nagsasalita ang mga kasama sa senatorial slate at vice presidential candidate. I love you! Pagsalang niya, walang bakas ng pagod. Magmuni-muni kayo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na ito na katulad ng isang anak ninyo na galing sa wala, galing sa squatter, pwede palang maging pangulo ng bansa. Relate agad ang mga tao sa karanasan niya bilang dating basurero, na naging artista, konsehal, vice mayor, mayor, at ngayon ay nag-aambisyong maging presidente. Aasahan ko ba kayo, Kabine? Yes! Tapos na ang programa, pero hindi pa tapos ang araw ni Yorme. Kailangan pa niyang makipagkita sa mga lokal na opisyal sa Aguinaldo Shrine sa Kawit. Makalipas ang isang oras, nakuha mo ba yung suporta nila? The mere fact na tinulungan nila tayo dito, ma-arrange na ng maayos, na-arouse sa mapayapa, police, pasilidad na papagamit sa ating government facility. Ayun, malaking tulong na sa amin yan. Tapos na yung araw mo, lobat ba? O parang... As usual, lobat. Hindi naman kami pagod eh. Pagod na pagod. Pero kaya naman. At para kay Isko, tuloy lang. Walang atrasan. Okay lang kay Isko na hindi makuhang suporta ng mga alkalde at lokal na opisyal dahil ayaw niya namang makompromiso ang mga local officials. Yan ang style niya sa pag-iikot sa buong bansa. Ang importante para sa kanya, pinayagan silang mag-rally at makasalamuha ang mga ordinaryong tao. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Panoorin po ninyo ang buong kwento at panayam kay Mayor Isko sa Harapan 2022. Mamaya po yan, alas 10:30 ng gabi sa A to Z, Teleradyo ANC, news.abs-cbn.com at Kapamilya Online Live. At alas 10:55 po sa Kapamilya Channel.